Intutuking programa Mitoringan yang PG. Kailangan ng antabe at gabering pengari karing kaya na kanamanalbe. May poros kabalen para miya beyabe tamuking talakayan at kwentuhan. Nanumaning kayo kong gagawan, manalbeta pa at makiramdam ka rin bisita tamong pangdangal. Ako po, Imark Season. At ako naman ni Daniela Sanggala. At ini, ing GNN Connect! Kabalen, oras na po, pakilala ko na kaya kayo, ing kaya katamong Vice Mayor Vicky Vega Kabigting ng Lungsod Angeles. Hi, Vice! Hello po! Good morning, Vice! Kamusta po? Maya po! Dakal kayo activity ngayon ni Vice Mayor, ne? Opo, first of all, hello po Sir Mark and Ms. Daniela. So, tutupoy tang aman mo nyo, dakal tang po activities ngayon. For August po, syempre maging busy tamo keng Brigada Eskwela. Yapin po yung yearly activity da po rin keng DepEd in preparation po keng pamagbalik da rin anak keng eskwela, ne? So, it was before you called the maintenance week, ne? Nanungno ka rin, maglinis, manayos po ka rin classroom, ne? In preparation keng first day of classes. So ito po yung gawa tamo for past week po, ne? And prior to that po, because of our tintamo pong sponsors, ne? Rene po private individuals la, agawa tayo po itang parais ni Vice, wherein may mga tamo pong abyas ka rin pong mialiwang sector, ne? Like solo parents, rin pong kaya katamong PWD, because it so happened po na itang week ay ta, kaya po, PWD week yan eh. So, rin po rin kaabalahan tamo po, kaluklok tamo for our new term. Awa, Vice, atin lang kaugnayan din, kadatang questions tamo po. Opo, eh. Sige po. Okay, siguro makutang na ako, ne? Bap din kang Vice Mayor, Vicky Vega. Vice, opo. Bukod sa pagiging Vice Mayor, nanungkulang ka rin bilang City Councilor, number one, no? Sa mahabang termino. So, maaari ka bang magbanggit ng isang City Ordinance na masasabi mong pinakikinabangan ngayon sa mga Angelenyo? Okay, yung una po sa lahat siguro, no, this was the time nung councilor po ako, first term, na ginawa po yung mahalagang batas para sa kababaihan, no? Yun pong una po sa lahat yung sa yung mga kababaihan po na naaabuso, no, yung sa trafficking, yung anti-trafficking law, no? Kasi during that time nangailangan po talaga nationwide ng isang batas na mapipigilan po yung sa trafficking. Ano po yun? No? Yung, alimbawa, i-hire ang isang kababaihan for a certain job and pag dating po niya dun sa kanyang trabaho, iba pala po yung pinapagawa po nila. No? So, yun po, we had our own version po ng local version nun. And, of course, yung mga iba pa po natin ginawa in support for the anti-rape law, mga anti-violence against women and children, no, na locally po sinuport natin, no, through our initiative. At Vice, hindi siguro nagkakamali kung pinakaunang GAD officer ng Lungsod Angeles. Tama po yan. Yan po ay under the nung administration po ng father ni Mayor Pogi at ni Kong John, si Apong Tarzan Lazatin, mayor po siya noon, and binigyan po tayo ng pagkakataon to become the first Gender and Development Officer of Angeles. The first goddess. Opo, yung goddess. Si Tita Mina po, ang kasalukuyan. No? Mina Cabiles. Yes, sa mga solo parents naman, Vice, ano po yung programa ninyo? Right now po, magandang question po yun. For the solo parents, sila nga po yung unang naging recipient for Rise ni Vice, but we have been discussing with our solo parents head, si Tukayo po, Vicky Peñaranda, na may mga activities po kami niyan for yung Kabuhayan Patrol, specifically targeting our solo parents. Ano po yung Kabuhayan Patrol, no? Ms. Daniela, ito po yung tutulong na magkaroon po ng pangkabuhayan ng ating mga solo parents. So we've been doing that since the time po na counselor tayo, pero nung una po, dahil limited pa yung budget, mga
nagpapa-raffle lang tayo ng mga prizes, no? May training para po matulungan yung mga kababaihan natin na how to start a business. But now, no, especially with the support of Mayor Pogi and Kong John, may mga nabigyan na po tayo, especially during the pandemic, no? So yun po yung tina-target natin for our solo parents na matulungan po sila, because if you would look at their situation, number one po yung financial concerns po nila. Ito po. Back then. So we have here our next question, Vice. Opo. Kung may magaganap na ulat sa pagbabago ngayon taon na ito, maaari ka bang magbanggit ng iilan sa mga major accomplishments or report card ng Angeles City Council? Opo. So for the Angeles City Council, I am proud, no, to say na even during the 18th Council and right now, talagang una sa lahat nakatutok po tayo sa health. Dahil alam naman po natin, hindi pa po tapos ang pandemic. So, yung lahat po ng kailangan na resolution or ordinances para po masupport yung health programs ni Mayor, lalo na sa paglaban po natin sa pandemya, no? Yan po ay binigay po lahat ng council, especially 18th council. At ngayon po nakikita ko napakasipag po ng mga miyembro. Of course, we have those re-elected and may mga bago din po na nakikita po natin ay sumusunod po sila, no, dun sa gustong mangyari po ni Mayor, na kung ano po yung priority programs po niya. So, full support po sila. At the same time, marami din po yung siguro po, I would like to mention, most especially, right now, we're doing the road safety ordinance for our children. Ito po ay with the Imagine Law and UNICEF, no? So, kausap na po nila ang ating chairperson, no, sa transportation. Gagawa po tayo ng batas para po sa ating mga kabataan, lalo na magkaroon po ng road safety. Dahil, yun na nga, pumapasok na po sila, and we want to, as much as possible, minimize, kung hindi po natin ma-prevent lahat, yung mga accidents po sa mga kabataan. And another thing is yung, ito po ay sinusulong naman ni Councilor Aguas, ito po ay laban, no, ordinansa laban po sa sex acts, for yung laban sa mga children, no, po, na yung mga cyber sex na mga binibiktima po yung mga kabataan po natin, yun po yung tinututukan ng council ngayon. So, these are the two things siguro na talaga pong I could say na I'm proud that Angeles City, Sangguniang Panlunsod is part of this, because ito pong dalawang nabanggit ko na ordinansa na ito ay supported by international organizations na dapat pong ma-accomplish na po namin dito sa ating syudad. Okay, Vice. Ang next question ko naman, naalala ko kasi nung kampanya, opo, parang nagkaroon ka ng mild foot injury, di ba? Opo. Oo, pero... knee injury. Ah, di ba? Okay, correction, ha? Opo, opo. Tuhod. Pero patuloy pa rin yung house-to-house mo, stage, opo, meetings mo, tapos nag-attend ka pa ng mga, opo, Zumba sessions noon. So, saan ba humuhugot ng lakas at inspirasyon ng isang Vice Mayor, Vicky Vega Kabigting? Dahil laging mataas ang iyong energy level at natila hindi ka tinatablan ng sakit o pagod. Tapos, may kasunod na tanong yan, Vice. Opo. Paano pinagsasabay ang pagiging asawa at yan ina? Okay. So, napakahabang tanong. Oo nga, napakahabang tanong. Yung una po, no, saan ako humuhugot ng lakas? Una po sa lahat, syempre yung ating faith sa Panginoon. No? Because one, I believe na kahit pa anong gagawin mo kung hindi ka align, no, dun sa will ng Panginoon at hindi ka nagsisik ng kanyang help and wisdom, wala po yan. So, kaya every time po ang sinasabi ko, to God be the glory. So, yun po yung una. No? Pangalawa po, I am fortunate to have people na I love na very supportive po sa akin pong mga plano. Siyempre po, nandiyan na po si Mr. Arthur Kabigting, ang akin pong husband, yung mga anak ko din po, very supportive, yung akin pong mother, at the same time, yung mga family po namin, yung aking mother-in-law, no, na kung wala po sila at wala yung support nila, hindi ko po siguro magagawa yung ginagawa ko ngayon, no? And also, I have yung group namin, we're fortunate na during the last time,
talaga pong very very supportive din po. Of course, si Kong John, si Mayor, at lahat po ng mga kasamahan po namin. No? So, yun po siguro yung tatlong pinaguhugutan po natin ng lakas and inspiration. And yung second question, how do I balance? No? Because magta-relate po yung question. Because I am able to balance everything. Yun nga po, dahil alam ko, may nagsusuporta sa akin. Halimbawa sa housework, no? 20 years na po kaming mag-asawa, no? But ang kagandahan po, kahit ako po yung vice mayor, pagdating sa bahay, I'm a wife and a mother, at hindi po, yung term is, hindi po naaalangan yung asawa ko, kahit alam niya na isa po akong nanunungkulan sa ating syudad, sa aming syudad, no? So, pagdating sa bahay, we share the responsibility. So, that's one way of yung nagagawa ko po yung pagiging public servant ko, at the same time, pag-uwi, yung pagiging mother and wife. Siyempre po, tamuli ka, Vice, nakangkapagal. Maka nanu na kang lalambingan. Sir Arthur. Po. Basta po, we make sure na as much as possible, yung almusal and lunch, and sabay kami, no? Or lunch and, I mean, almusal and dinner. At the same time, after po namin kumain, kung pagod ako, alam niya pagod ako, siya po yung bahala sa paghuhugas ng mga plato. At kung alam ko naman po na siya yung pagod, ako naman. So talagang may scheduling, liwasan po. And Aya po nangangasa, mako-conscious ka nita. No? We've been doing that for the past how many years? And I think that strengthens a relationship na hindi nakakahon yung mga dapat mong gawin dahil asawang babae ka or ikaw asawang lalaki ka, ito lang ang gagawin mo. So, kaya po siguro it works well for us. Ano po? Question mo, Bap din? Patatay kang buring ko. This is actually a personal question. This is a personal question lang. Opo, si Vice, napakasipag talaga, napakagaling. Vice, is this really what you want? To be a vice mayor? Nung pang bata ka, alam mo na agad na, gusto ko maging vice mayor ng ako. Pero, bayo na pakibatan vice yan, eko po mama ko, e kayo titiplad, magbalik ya pa ing GNN Connect! We're gonna make it great. Let's make every day a great, great day. Great pan pizza is just a tap away. Pizza Hut, pan pizza hot and fresh, yeah. Pizza Hut makes each day great. Yeah, we're gonna make it fresh. We'll make it fresh. We're gonna make it tasty great. We'll make it tasty great. Hot and fresh pizza, hot pan pizza. Yeah, we're gonna make it great. 891-1111 Pizza Hut delivery. Magbalik ya po in GNN Connect. At kaya beta ay pamurin po i Vice Mayor Vicky Vega. At ngayon ni ready na siguro i Vice na sagutan ning kaya katangkutang regarding kung burin na ba talagang maging Vice Mayor yan yung anak niya. Vice? Opo. Kasanting na kutang tani Dara, Bab Daniela niya. Pero nandiyan po mag-prepare ko. Mm-hmm. Wala mo balo kung kutang niya yan. Kasi I remember when I was in grade 2, mm-hmm. I remember this song niya. Minsan isang umaga, habang ako'y naglalakad, aking nasa lubong, magpuputo at pulis. That was in grade 2. And kaya na po, meaning and message na ding song is, you meet people, mm-hmm. and these people na, at first you don't know, pero you come to know them, and then, kailangan itang sense of community at chuyan. Yeah. So, I knew from the very start that ing ka na kong buring tahakan na dalan is a service. Yeah. Itang dealing with a lot of people. Mm-hmm. Siyempre, anak ko pa kanta, pero itaneng buri ko. And when I prayed for kung nano yung course na kunan ko for college, Bapang Mark, it was not just a course na kurso, na it was a path, a course na nadalan, and ita pong may masa akong Bible and ikit ko ka rin ita pong Joshua, which is I knew then na inka na akong tahakan talaga is servant leadership, yeah, as a public servant. So
I guess siguro in my heart I knew niya, pero iya mo very specific na bisa ako mag vice mayor. Syempre ang anak ka lagi mong sabihan itahan ng peka matas, bisa mag presidente eh, niya. Bisa mag doctor, bisa what niya, di ba? So but in my heart I knew already at a very young age na ininka na akong taka na dalan. So, apin talaga ining question eh. Aliway, personal question niya itang landin. Curious ka na. So, ini naman, kung landin, from the past yan, ini naman, how do you see yourself 5 years from now? Awa. Well, of course, uling ating ko pang beto nga term, syempre, ipush through tayo po ito, Lord willing. And, apart nung accomplishing term ko nga ito, I will be considered as the longest serving vice mayor, no? So another first kita because being the first woman vice mayor of Angeles City. So panikwanan tayo. Ngini nung noka din na ako pa i-lead ning Gitu, na nung noka rin niya po magamit ing kana akong talento, ang pong experience, ang po pong itang itapin niya uling I want to work with people niya. So, alike ko consider pa na bala mo mag-retire na ako. We'll look into so many ways na pwede tama. It could be, I would love to work for an international organization or a foundation. Basta ating kay, ating involved na pamagserbisyo, pamanyaw, karing tao. Hining ka na akong putang kambayas. Medyo ating niyang kaugnayan kanyan eh. Mm-hmm. Yeah. Kaugnayan sa tanong ni Daniela kanina, marami nagsasabi na pag pinag-uusapan natin ang vice mayor, lalo na sa lungsod ng Angeles, ang kadalasan nilang binabanggit eh, naka-franchise daw sa'yo ang vice mayor. Kaya unbeatable ka tuwing halalan. Opo. Pero siyempre, pag natapos ang yung termino sa 2028, o kung sakaling walang pagbabago sa term limits, sa iyong pagmamasid, meron ka na bang napupusuang successor sa mga kasamahan mo sa konseho na may tuturing mong the anointed one ni Vice Mayor Vicky Vega Kabigting? At kumbaga, ipamamana mo na sa kanya ang iyong corona. Pero, kailangan muna siyang dumaan ng training mo. Well, yun po yung isang siguro dahil patapos na nga po yung term ko na may isa pang term. No? Isa po yung sa goal ko na mag, hindi naman mag-train. Eh, parang maging maggabay no sa ating mga susunod na henerasyon, no. Well, lahat naman po sila no, yung mga kasamahan ko, mga possible na candidates for vice mayor, no. Pero yun na nga, kung gusto nila no na antabayanan ko po sila, I think it's much of their decision rather than mine. Kung burida po ing mag-share kong knowledge karela or antabayanan ko, I'm very much willing to do so because I think that's one good quality of a leader. Marunong siyang mag-share ng kanyang knowledge and mag-train dun sa susunod na generation of leaders. Ano po? Vice, isa ka sa mga aktibo at nangungunang sumusuporta taon-taon sa Brigada Eskwela Program ng Department of Education. Subalit sa patuloy na paglobo ng bilang ng mga learners, hindi nawawala ang mga issues sa kakulangan ng mga kagamitan at silid-aralan lalo na sa gitna ng COVID-19 pandemic. Sa tingin mo, Vice, ano ang dapat pag-ukulan ng pansin? Ika nga ay mga booster programs to strengthen our educational system as a long-term solution. So, napakaganda po ng question na yan. Una sa lahat, it's a good thing po na ang humahawak ngayon ng ating Department of Education ay walang iba kundi si Vice President Sara, no? Because talagang parang hiniling niya ito sa presidente para matutukan po ang ating education sector. Ngayon, while the national government is doing its best, I think no, yung LGU kailangan din po talagang tumulong. And that is what Mayor Pogi is doing, no? And sa pagkakaalam ko po, mamimigay po siya ng mga not just school supplies, no, but uniforms, no, sa ating pong mga kabataan na Angeleno, no, sa pati public school. Meron pong scholarship. Yan po tinutok po yung lahat po ng ating scholarship sa CCA dahil talagang
kailangan po ng ating mag-aaral sa City College of Angeles, no? And apart from that, looking at the health issues naman po, concerns ng ating mga kabataan, so talaga pong tinataas po natin yung level of campaign, no, para po magpabakuna yung ating mga kababayan, gayon lalo na po yung mga kabataan na pwede na, no? So nakikita nyo naman po kung ngayon nasa RHU na po or Rural Health Unit yung pagbabakuna para po mas accessible, di po ba? So yun po. And then nagbigay na rin po ng kagamitan at si Congressman John naman po is yung mga classrooms. Actually, prior to the pandemic, mga nakahanda na po yan lahat, no? So kami naman po sa Sanggunian Panlungsod and ang inyo pong lingkod, in our own little way, ang ginagawa po natin is tumutulong po tayo sa Brigada Eskwela. Ano po ba yung mga requests sa Brigada Eskwela? Mga painting materials, cleaning materials. So, ini-encourage po natin yung mga kababayan po natin, lalo na sa Angeles City, or even sa lahat po ng nanonood ngayon, balik po kayo sa eskwelahan na opo, alma mater ninyo, kung saan po kayo nag-graduate, kung ito po ay public school, give something back po. Yeah. No? Ganyan po ang konsepto ng Brigada Eskwela is it's a sense of community, each and everyone po would contribute something. It's not just financial, it could be material, it could be your time and yung effort po ninyo na maglilinis kayo. So sa lahat po, no, yun po yung isang ginagawa natin. Nire-raise din po natin yung level of awareness ng mga tao tungkol po sa Brigada Eskwela. And it's not just, usually po kasi yan, prior to opening of classes, pero it's not just for a week, no? Meron din po tayong Brigada Eskwela Plus, which is the whole year round, no? Halimbawa, school year yan, guys. Opo, nagkaroon kayo ng maraming blessing, i-share niyo po yun sa inyong mga paaralan. Kung hindi man kayo nag-graduate po doon, may malapit po na public school po sa inyo, sa barangay. O, i-share po ninyo. No? So, that is what we've been doing. We've been encouraging yung mga businesses po, lalo na sa Angeles City. No? And kami rin po sa Sanggunian, nagdo-donate po kami na, sa lahat ng school. Kasi sasabihin nila, sana all, adon niya. Gini, talagang all nila, di po ba? Di dinantalang saup ding eskwelahan King Angeles. At the same time, atin po kasing point, itang munta ka King Eskwela, maglinis ka, mamintura ka. So, makasaup din po ito. Yeah. So, nung ating ko pong time, pwede kayo pong munta ka rin school and then, anong nano po ito nga sa upyo, dawan tamo po. Uling, sabi ko pin, it may not only help the present students, but depende po kaya tang sinaupyo, it would go a long, long way. And rin pong future or the next generation, aso pantala pa po. Ang bombay, spot aburin may paliwanag itang nakalamangutang kaya tanggitang DSWD Education Ayuda Opo, ito pong IKES, ne, Assistance for ano niya, persons in crisis, sana po. Ne? So, deni po, rin pong mangutang ka na ako, DSWD ya po yan, which is Department of Social Welfare and Development. And for Kekatamo po, Kening Central Luzon, Kenya pong Region 3 po yan, Ken pong Government Center, Keng Maimpis. Keni po, bayo kumunta ka rin, make sure that you're qualified. Next, atin pong qualified Ken, atin pong requirements. So, coordinate ko po, Ken Kekatang City Social Welfare and Development Office. Ne? Kasi po, dingaliwa, although mag-posta na po, nung nano po yung kailangan, nino po rin pwede, ne? Nino po rin pwede. Then pong victims of violence, then pong may lakola obra ring pengari da, na OFW la, then pong working student, ne? Dakala po rin, you can check ken pong website naning DSWD. Pero po, you coordinate with our City Social Welfare and Development Office. Banta po sigurado kasi nung kako yung ang pukukutang, reta pong details, nitty-gritty, eh hulangan po asagot din. So the best po is coordinate with our City Social Welfare and Development Office po. Okay, Vice, may iba naman tayo ng usapan. Halimbawa lang, ang naging kapalaran mo sa buhay, eh hindi sa mundo ng politika. Sa tingin mo, saan o anong larangan o karera kasisikat at magtatagumpay? At kinukonsider mo bang tumakbo sa mas mataas na pwesto? Bago mo sagutin yan, eko po mama ko,
Mga kabalen, e kayo titiplad, magbalik ya pa ing GNN Connect! We're gonna make it great. Let's make every day a great, great day. Faith and pizza is just a tap away. Pizza Hut and Pizza Hut and fresh, yeah. Pizza Hut makes each day great. Yeah, we're gonna make it fresh. We'll make it fresh. We're gonna make it tasty great. We'll make it tasty great. Hot and fresh Pizza Hut and pizza. Yeah, we're gonna make it great. 891-1111. Woo!
Pagbalik tamo po kay GNN Connect, Kabalen, at kaya betaya pa mo rin po yung kaya-katamong Vice Mayor Vicky Vega Cabigting ng Lungsod Dangiles. Vice? Okay. So, narakal na po rin question eh. Okay, number one, nung ako po siguro keng politika, ako, anak ko pa, bisa na ako po keng movies, mga ganyan, oh, wow, keng TV ne. So, I remember the song ne, magkanta na ako na. Sige, Vice. If I could, I'd like to be a movie superstar. O ito, ne? Ano ang balo rin sa ne, maging wow, jockey? Naisip ko mo, kaya tingyang ka-partner na kanta niya. Wow. So, ako talaga po. And, but I'm fortunate enough na may kapagkakataon ko po na agawa ko ita, adyan pong kena akong politika. May kagawa na ako pong walong independent films. Wow. Nanula rin pamaganda. Oh, yung pong mumuna, babagwa. Ne? Babagwa. Itang kaya po ita. Kapampangan lang. Namin po lalo kong mag-support because these are Kapampangan indie films. Indie films. I-direct Jason Paul Laksamana po ita. Wherein, ito pong babagwa nga ita, it's about internet scamming. Na hanggang ngayon po, malilyari naman. Yeah? Na pretending to be another person. So, ako po yung role ko ka rin in that. Yeah? And then, dakal pa po yan. At initang magkakabaong with Alan Dizon, na wherein, in role ko naman, doctor ko po. Yeah, no ka rin yung setting na niyan, Vice? Kaya Pampanga. Pampanga po. So, Santo Tomas. Santo Tomas. Tapos kay itang hospital, King Ona. Yeah. So, then po rin, and my last was Rainbow Sunset. Anong kwento na nito, Vice? Ito po, redang two LGBTQ friends na they ended up being together until their last moment. Yeah. And Philadelphia. Wow. And, wow. Na ireni naman senior citizen. And in role ko ka rin lawyer. Yeah, lawyer ko. Actually, Arthur Canta. Palagi kami nga dua. Parang mula siguro yung talent team mo ka rin, Vice. Kasi lawyer ka kin. Eh. Wow. Ali naman. Well, ako, when they ask me, ako naman uling I do it for love and to support our film industry, lalo na po nung Kapampangan indie film niya. We wave me kaya kang talent. Ali ko naman. Didi na, uling maluwat kayong money na yan. At saka, ingagawan ko, chatting kong talent fee at kong salwan something to remind me of Bacheni, kaya tang pegpaguran kong pamag-artista, waging pegpaguran kong pelikula. And then, nandin pumipag-storya kami di Daniela, ang popoy Bob Mark. If I grew taller, like siguro mga 5'7 or 5'8 ko, and I was also considering na mabisa akong mag- Miss Universe. Adyan mo mitas ko pili. Tuna kaya kayo ito. Pero, because I remember in 1974, yung gawa de kening Miss Universe niya, anang kaglamorosa and everything. I think every little girl, metong karing, metong nang kukonsider niya kay, is itang kaya, beauty contest, makanyan. At ang dana mo, yung sinambot kanita? In Miss Spain, mahalo ko yung Amparo Munoz, nung yan po magkamali. At ang dana niya. So, rin po siguro, ne? Pero I'm glad na miras ko po keng work ko ngayon. And, pero Sir Arthur, ikaw Miss Universe. Ay, wapin. That is ikaw ang Miss Universe. Ang buhay ko. Pakanta kita kayo ito. Wala maglolo yan pa si Bayan. Pero, Mr. Arthur, asa apisabi tamo rin yan. Ing pa maglolo na, because he's also a journalist po niya. Ako po, broadcast communication, kuya, journalist. So, he was just writing about me, karing articles. No? So, makanyang kung may fall. Karin na kay Guamay na. Sabi ko, temo ko man. Bala mo love letter lang. Temo ko man didi ng love letter. Yan maglolo ka ako. Kaya sabi na po, nanula rin article na gagawan ko. Ano? So, yapi na pala po retan. Kinuha na kayong pasimple. Yung magobra ko po. Kanta, as God, oring pera masipag, magobra, king gobyerno na ning Angeles, sana, ni Vicky Vega. Panera headline. O siyempre, matatouch. Puro dadala na yung balita. Dadala na. Aliway. Kasi he's also a chess player. So, sabi na, alikain niya kanoy tan. Alikain way. Baka naning alikain. Na, tabalta kayo yung yaman. Ewan naman mga chess. Well, so, ito po. Now, for your more serious question, siyempre, balang politiko, I think, mangarap yan na mas matas. Alam mo ba, mag-start checking kaya position na ini, and then mag-start
magpatas siya, makanyan. Although dakal pong consideration can before you do that. Yeah? Mm-hmm. Yan, ako naman po, ako, nung noha rin na ako po idala ng Ginoo, balo ko naman po in my heart nung na, what I want to do. Yeah? Pero, syempre, right now, sabi ko, Pin, uling, it's a good thing na magkakaluguran kami at misangga-sangga kami po rin kasalukuyan na makalukluk. And they're my good friends and I consider them like as brothers. So, syempre, itang puntong labanan mula aliin. Yeah? Ako, sabi ko, Pin, keng pamamusong ko, pamamiro ko. Wata po sigurong eno nobisa. Yeah? But I hope I still have the energy po at ang eno labisa. But anyway, ita pong pakamasanting siguro ito is to seek a position or an opportunity na alika emula panasakitan ka panandaman din kakaluguran mo makanya ne I think that's the best way eh naman po imposibilita possible na kareng aliwa lugar o sige magrest ko pa ika na pa makanya di ba so I think for me right now sabi ko Pin mas masanting itang ating peace and harmony ni aking pamagobyerno, di ba? Lalo na kayong politika. Kuwapin po. Okay. Lalo na makaba yung pamiyabe-abe. Kuwapin po. Opo. Bala mo, kapuso yun na. Ali po, opo, ing lagi kong sasabihan, iapong Tarzan po, kareta pong epa, emikibalo, iapong Tarzan Lazatin, ya po yung tana akong kukonsider na pengari kayong politika. Niya. So, out of respect and to pay homage and to give honor kaya pong opportunity na bingi anak akong apong Tarzan, syempre, supportan ko lang po rin kayang anak. I think that's the best thing I can do to show my gratitude kang apong Tarzan. Vice Mayor Vicky, naano mo in kaya kang personal opinion tungkol kining mapaling debate tungkol kay divorce kay Kongreso ngayon? Okay. Ako po kasi, I believe in the the strength, not just the sanctity of marriage, but strength na ning marriage and family. To me, siguro po we need to take it slow for a while and reconsider. Kasi there are so many ways naman po to address ing marital problems. Ne? Kasi ing lawa ko po, personal po yun, ne? Sana ay intindihan na po rin kakaluguran tamo pong manalbe. If ma-open niya po keng in divorce kaya katamo ni atin pong tendency na instead of addressing the problem and going through the process and trusting the process ni uling mas mabilis na mag-divorce ka lagi may maging option ta pero para kana ko if there are other ways na apigilan po in divorce in pamikawani but halimbawa kareng properties, etc. Atin yung family code ta naman po. Atin yung way to address these problems. Mechanisms. Ne? So, para ka ako po, we need to take it slow for a while because it might open something na, sabi ko po, a Pandora's box wherein, banta malagwa na kayong mikawani na eh, may paayusan yung kaya kayong relationship. Ne? Agad na kang manisip na, ay, divorce na naka, di ba? So, to me, although I intindihan ko naman din gagawa king batas na reta naman, how about the others na kailangan na talagang mikawani pero mapipigilan la or dakal pa mong proseso ing makapigil ka rela and it's not really working anymore, no? But to me, itapin po, lawen tayo ring other ways and other mechanisms instead of, you know, agad-agad divorce natin kaagad. So, siguro, kailangan tayo rin lawen pa rin itang makananiwaring proposal na ning House ang popa ning Senate. Ne? Ako mo itap mo po yung fear ko. Kasi, Pache, you present the people with another option. Baka, edan consider detang proseso na we're in maritaining marriage. Ne? Ay agad-agad munta na lakit ang divorce. Akakita mo po yan. Yan pong kayang balita ngayon eh. Yan pong not just the movie stars, ne? Yan pong kilalang personalidad. Ne? And it's so saddening na after how many years, tapos mikawani na lang po kabod. Ne? So, let's take it slow on divorce. Ako po, that's how I feel. Ne?
Makita, maliwanag yun po yung opinion na po ni kaya katamong Vice Mayor. Bab din, bayo may upset ang kaya kang tutuking kutang. At mampong bayo may papagpuwesye, Vice Mayor Vicky Vega Kabigting. Eko po mama ko, e kayo titiplad, magbalik ya pa ing GNN Connect. We're gonna make it great. Let's make every day a great, great day. Big Pan Pizza is just a tap away. Pizza Hut, Pan Pizza Hut and fresh, yeah. Pizza Hut makes each day great. Yeah, we're gonna make it fresh. We'll make it fresh. We're gonna make it tasty great. We'll make it tasty great. Hot and fresh Pizza Hut and pizza. Yeah, we're gonna make it great. 891-1111 Pizza Hut delivery. Magbalik ya po ing GNN Connect. Kaya betay pamurin po i Vice Mayor Vicky Vega. Yan. Sumuntata naman po king lingwahing Kapampangan. Ingkutang tamo kang Vice, nung atin na bang ordinansa king lingwahing Kapampangan or Amanong Siswan? Kasi balo ko ikit ko la rin signages, Bob Mark, na Kapampangan na rin. Before lang. Kasi English la rin, Tagalog la. So Vice, na. Apo, mumuna pong dilin eh. Mayor Pogi Lazatin po, mag-issue ya pong executive order na nung loka rin yan pong kitang aman mo yung signages, Kapampangan la, makanyan mo naman po yung keng session na magamit siya rin po yung Kapampangan. Mm-hmm. So apart from the EO, atin na rin pong maging ordinansa before, which we followed, and although 17 council ya po may gawait ang ordinansa na gumamit pong Kapampangan keng king session ne agawa miya po gen yang 19th council. So ngayon po king city council in session mi once a month in Kapampangan ne. So medyo masakit po pero panikwanan miya pong gawan, and every time we do that ne talaga pong atyukeng puso talaga ne tatarak yakin puso ania pong kasanting pakiramdaman. So ganagana po ito, buri sabihan, pati prayer, pati invocation, ne, rin pong salitami. Ne, but magkasakit kami, kitang portion na there are technical words na ala naman pong translation in Kapampangan. Ne. But I think it's one way of encouraging our young Angelenos to speak the language. Ne. Kasi ating time na King Bale, eh, laman may sasabing Kapampangan, English or Tagalog. Or eh. But this time po, let's encourage our children eh, na to learn Kapampangan. Eh. Ako po rin, yung anak la rin, rin anak po, yung very young la pa, I talk to them in Kapampangan. So ngayon, ibaluda pa rin. And there's a growing interest right now, karin kaya nakanta mo, na to speak the language. Eh. Itapin pong Amanong Siswan. And also, we want to encourage our young people to sing in Kapampangan, to read in Kapampangan. And incidentally, ating ko pong aduang in-author na book in Kapampangan. Wow. This is under the sponsorship of DepEd and UNICEF. This will be read to grade 2 students. I understand, kaya pong King Angeles City po, ne? Ito pong title da, Anyang Memuaya I Apo na Malyari, which is a story about the Mount Pinatubo, and itang lolo magsalita ketang apuna na Bat America, pero biasa pang magkapampangan, and teaching her itang what we should do, ne? Na uling po itang memuaya in nature, ne? Maragul ing maging pinsala. So we need to take care of Mother Earth and Mother Nature. Pwede rin ba is printed copy? Opo, opo. And kung tinla naman online, pwede mo naman download. I think download. Right now, printed copies la po, ma-distribute na kanyang kareng anak tamo. They will read it. And another thing is, syempre, about sisig, manyaman niya ing sisig. No? Kung tin mo naman pamang. Opo. So then po, and I'm so happy because it's one of my dream apart from mag-artista ko, ne? Author. Author. At yun pong, I think it was Jose Marti who said na, if you want, paraphrase ko nemo po, ne, na, to have immortality or to leave a legacy, you have to plant a tree. Lagi tampong gagawa niya. Kaya naging sapang bato water siya. Sapang bato. Kaya tayo po yung Mayor Ken. Plant a tree,
have a child. So, tinapong adwa okay. boys, Vincent Ampoy Andre. Okay. And, itang pekataluy is write a book. Write a book. So, at tinapong dita ka legacy po kanyan. Eh. And I'm so happy na may tap tamo po for that. No? So, again, it's assuring our constituents na very supportive tamo po of our Kapampangan heritage, and in any way we can na makasawa po, but lalo ya pong tumibe ing Amanong Siswan, gagawan tamo po. Speaking of Amanong Siswan, ni Vice Mayor Vicky Vega Kabigting, ni galayang po wesya para kay katamo. Pakiramdaman tayo po. Okay. Ini po, may itong yung haring paborito po. Siguro po, during the campaign, kaling niya po kaling kaya po sinulat ini. Takal ka sulat during the campaign. Ay, wow. That may inspire ko po niya. Kanyang collection ngayon po. Wow. Ay, ni po. Puso o pakpak? Ninong pilinan mo in puso o pakpak? Tang puso na, tunay servisyo makatata. Kabang ining pakpak, malawot, susulag poya pa. Keng tutong maliliyari, makasarala ring mata. Ninong pilinan mo, ing puso o pakpak? Puso, uling adwa ng bitis, keng gabon makadalpak. Pangarapan ni pang pakpak, gewanan ni niting puso. Ing opa, megobrane, ipakpak, babalangkas ni pamu. Ninong pilinan mo, ing puso o pakpak? Aniyang melsintakang tune, ing puso yang sinapak. Sanuing sinaya, tinibok at midinan bie, ewari kakaluguran, yapining puso mo, syempre. Puso o pakpak, nanuing pilinan mo, pakamalan kong ang elenyo, pakaisip tamo, kang puso, tapat ining lugod at pamalsinta, kang pakpak, eta sigurado, uling sula-sula po ya. Ginali niya pong Vice Mayor, Vicky Vega Kabigting. Yan, palapakan tayo po. Salamat, magaling ka, Vice Mayor Vicky Vega. Tunay ang magaling at talentado, yung Vice. Dakalya collection ni Vice. What? Ako, interesado ko rito itang maging librula naman. Was. Ne? Soon, ne? May ito ko ka rin sali. Kung sasali ka, sasali ka. Ako didinana ako mo libre. Pilahan de. Kagaling ng Vice Mayor Vicky, eh, dimdam tayo po, may kuwesya nandit. Nano, maging inspirasyon mo ka rin, Vice? Ako po. Bali yun naman po, during the campaign period. Pero, syempre, ita more of an artistic expression. Na ako din po kasi, instead na you do it itang mudslinging na ako, you do it artistically, di ba? And, nabata, what came to me, basat yung bigla kaya po nga isip ito, kaya sinulat kaya. I think it took me mga less than 10 minutes po. 10 minutes? Opo, opo. 10 minutes? So, makanyan niya po ito. Kamumag-session ka pa kanyan. Wow. In just 10 minutes. Multitasking. Tunay yung talentado. Okay. O ngayon, dumako tayo na ngayon, Vice. Uling mabilis kang makibat, tatana ka rin ang fast talk questions. Yeah. Eh, kung may gagana ka kasi talagang mabilis siya makibat, Vice. Yan, eh. Alapang okay. Kotang. Opo. Balo na naisagot. O ini personal questions ka. Okay po. Makibatan mula mo, one word answer. Eh? Okay. Sige po. First thing you do in the morning. Pray. Last thing you do before sleeping. Pray. Isang lugar na ayaw mong puntahan. Dark places. Favorite part of your body? Wow. Lalo na yung Sir Arthur yan. Ice. Ako ice siguro, ice. Okay. Hanggang saan aabot ang 20 pesos mo? Ice cream. Yung ano? Cornetto. Cornetto. Patalas na siya. Parang gula pa salamatin sila. Tatin niya. Oh, yes or no? Ano? Mm-hmm. Itong nga ang question ni. Does size matter? Not really. Performance. Okay, choose only one. Career or love life? Love life. Love life. Okay, ha? Guilty or not guilty, Nina? Wow. Pumasok sa office na hindi naligo? Ay, never. Not ever, ever. No. So, not no. Guilty. Not guilty. Wait, guilty. Aldo, ha? Tagagawan mo ito. Umiyak matapos nanood na sine.
Guilty. Guilty. Okay, may nyakyak i-advise yan. Eh? Okay, complete the statement or sentence. Mm-hmm. Eh? I'm Vice Mayor Vicky Vega Cabigting and I am wife, mother, public servant. Wow! Okay, last question. Umpisahan mo? Tatapusin ko. Okay. Pwede. So, Kabalen, para po kayong kayang panauling amano, mm-hmm. Vice Mayor Vicky Vega Cabigting, mm-hmm. any announcement at saka siguro shout papabati la, mm-hmm. shout out, then Team Alab People's Organization. Ay, sige, una ko niya pa po yung greetings niya. Mm-hmm. Belated happy birthday po kay Kaluguran Tamo pong Mayor, Mayor Carmelo Pogi G. Lazatin Jr. Happy birthday, Mayor. Happy birthday po. Ako nasabihan ng age niya. And we pray for you for more wisdom and strength in leading the Angeleños and our beloved city. At syempre po rin Lalab team, yung pong founder, yung Ms. Russell Ponce, ang po yung president, yung pong kanakong masipag staff, yung Ms. Leia Barantes, at yung gana-gana pong membro na ng Lalab team. And karen naman pong kalugurantang pong Angeleño. At syempre po pala, po ito, may kakalingwan, Doña Linda Nata. Ayan. Katak ng katak. Wapin. At syempre, nung sinabi mo yung PKL kay Ma'am Net Reyes. Mm-hmm. Yeah. So, mumuna pong dili to God be the glory. I thank the Lord for giving me this opportunity mm-hmm. to do the things I love and I am passionate about. Ako mm-hmm. pin po palagi. Yeah. Because I love to do the things ita pong balo ko na makasawp ka rin kaya katamo pong kabalin. Thank you for giving me that opportunity. And asahan nyo po na nung makanano po ing pamagsipag tamo, ing pamagobra tamo, anyang may nga papauna. Niyapin po makatalimang beses yung kong kebit kayong posisyon na ini. Dakal pong salamat. Asahan nyo po, ibiya tamo po yung the best tamo para ka rin Angeleños. Dakal pong salamat, Sir Mark. And Ms. Daniela, salamat. Kaya kayo nga po, dakal pong salamat. Magpasalamat kami po kaya kayo, Vice. It's an honor to be with Vice Mayor Vicky Vega. Bahay tamo po may kawakawani, pasalamatan tala din kaya katamong kasawp king programa. Pizza Hut SM City Pampanga Branch, Ms. Jacqueline Sunga at Sir Nomar S. Policarpio, Area Manager, Area 3. Doctora Elizabeth Ocampo Canlas of Angelinas Optical, located beside San Fernando Cathedral. And lastly, Mr. Andy Ramos for our backdrop. Yan. Dakal pong salamat king dinake yung panawon kaniting programa. Kaya kami pong kapag nasa namika kabalwan kayo king pisabyan kaniting kaorasan. Dakal pong salamat, Vice Mayor Vicky Vega Cabigting. Ang gagin tutuging pamikatagon, mikitikit tamong pasibayo. Kini mo king GNN Connect! We're gonna make it great. Let's make every day a great, great day. Big Pan Pizza is just a tap away. Pizza Hut, that Pizza Hut and fresh, yeah. Pizza Hut makes each day great. Yeah, we're